Showbiz Kwentuhan. That was the very first sequence I shot for Ironheart. Joshua Garcia, napaka-professional ng kanta. Kulitan, kasama ang trending celebrities at kinakikiligang love teams ngayon. Beautiful lies. Aking mahal. Sagot na namin yan. Ako ba yun? Alam nyo yan dito sa Kapamilya Chat. So, hindi ko talaga naisip na magkaka-award. All you have to do is sit back, relax, enjoy, and watch your favorite artista sa aming mga pina-level up na challenge at exclusive pasilip sa kanilang buhay sa likod ng camera. Tara na! Dahil bukod sa Zoomustahan, kami nagbabalik studio na. Oh my God, iiyak ba ako? Uy! Ang galing mong empleyado ng ABS-CBN. Nood na sa Kapamilya Chat! What's up, Kapamilya all over the world? Ako po si Jeremiah and welcome back to Kapamilya Chat. Mga Kapamilya, we are now streaming via chat.abs-cbn.com and also live na tayong napapanood via our official social media pages sa Facebook at pata na rin po sa YouTube. Happy Friday sa lahat ng ating mga Kapamilyang nakatutok this afternoon. At kanina, Kapamilya, bago tayo nagsimula, eh, napanood na nga natin ang trailer ng upcoming series na hatid sa atin ng Viva One. Walang iba kundi ang Safe Skies Archer. And to join us this afternoon, makakasama natin ang dalawa sa mga bibida sa series na to. Let's all welcome live. We have Chris Abiyahe and Jerome Ponce. What's up guys? Hello. Hi guys. Hello. Hello, Kapamilya. And first of all, welcome back to Kapamilya Chat, Krisha and Jerome. Kumusta? Anong pinagkakaabalahan na kaliwat kanan ng promos niyo for your upcoming series? Yun. Pinagkakaabalahan ng promo kasi before na ang pag-abalahan itong mga promo, eh, syempre, mahabang preparation for our characters na Zero and Yana. Like, sa akin, workout, aral pa rin naman ako ng aral ng movies for ano wider and mas vast na choices of emotions at mga mannerism and nuances. Yun yung mga pinagkakaabalahan ko. At eto, yung Safe Skies. Actually, may mga natapos na rin ako under kay Viva. Tapos eto, recent, yung Safe Skies. Ikaw. Ako, ganon. Bawas ng salty food, sweet. Pero minsan may mga temptations pa din. And then, yung nag-workshop ka mo before, bago namin simulan to. And then, ayun, nag-shoot kami currently ng Safe Skies. Yeah, until now, hindi pa rin tapos. So ongoing pa rin ang shoot for Safe Skies. Pero ayun na nga, based doon sa napanood natin na trailer, no, bukod sa pagpapakilig ni Liana at ni Hero, no, medyo may pagka-matured yung character dito, no. Pwede niyo bang ikwento sa mga kapamilya natin kung actually, tungkol saan ba? Actually, matured Derry. Yun nga eh, actually. Derry yeah. Yung ano, sa trailer pa lang, no. Tungkol saan ba ito nga Safe Skies Archer? So, yung Safe Skies Archer, tungkol siya sa kasi diba galing sa university series, alam sila magkakabarkada. The first book from the POV of Luna played by Helen Perelejo. So second book sa Safe Skies Archer, POV naman to ni Yana, which is played by me. So si Yana, isa siyang tourism student na ano siya, adventurous, she's wild, tapos ano siya, YOLO, gano'n. Ngayon, si Yana mamimit niya si Hero somewhere sa isang event. And then, dun magsisimula yung, kasi si Yana, no strings attached siya, ganun. Di siya fan of a relationship. Oo. Kasi may mga napagdaanan din siya na hindi siya naniniwala sa relationship. So, gusto lang niya flings, ganyan. Walang inlaban, ganun. Hindi siya naniniwala sa love, ganyan. Until na-meet niya si Hero, which is played by Jerome. Tapos, dun magsisimula yung mga escapades nila. Ayun na nga. Common, nagkaka-develop, and then in the future, ganun. Yata. Okay, nagkaka-develop ba yung char? Hindi pa sure na. Oo. Hashtag YOLO si Yana talaga. How about si Hero naman, Jerome? Well, yung character naman ni Hero is living the life lang. Enjoying every day until na-meet niya si Yana.
But Hiro is a career-driven kind of person. And marami siyang goals sa buhay, like going to States and everything, ganon. Trying na do his best to be with his family. Kasi hindi maghiwala yung family niya. Isa, yung mom niya nandito sa Philippines para pag take over yung business nila na airlines, aviation. Tapos si dad niya naman is pilot sa States. Galing, no? Paano kayang mangyayari sa dalawang individual na yung isa YOLO, then yung isa career-driven? Pag nag-meet sila together, ano kaya ang mangyayari? Ayun yung kwento nina Hiro at Mia na talaga. No? Pero paano yung preparations niyo for your role na si Hiro as a pilot, then si Yana as a flight attendant? Kayo ba talaga nga, kumbaga parang nag-training kayo kung paano yung dapat, yung do's and don'ts, kumbaga, paano yung preparations? Hey, yan. Nagkaroon po kami ng class, parang workshop, quick workshop with a real flight attendant. So, kumbaga, hindi naman niya, kasi hindi kaya ng isang araw lang yung training ng isang flight attendant. Kasi it takes months for them. So, parang grabe yung respeto ko sa mga flight attendants. Kasi kung makikita nyo sila sa airplane, akala mo ilang ginagawa nila. Oo. But even before that, maaga silang gumigising. Tapos, ang dami nilang inaasikaso bago sila pumasok ng aeroplano. So, marami kami natutunan doon. Kinikwentahan niya kami ng real life ng flight attendant para makarelate kami sa kanila and para makuha namin yung parang integrity nila, parang yung kaya sila ganun ka proud sa ano nila, sa profession nila, kasi yung pinagdaanan din nila bago sila maging flight attendant. So yun yung natutunan namin dun sa class. Straight from a flight attendant talaga yung learnings ni Krisha for the role talaga. For Jerome naman, kay Hiro. Preparations, we did workshops together. Tapos, syempre, for the, yung, pagiging, pag matagal lang yung wall namin with each other para dun sa first day of taping. Then, practice din naman, same day with the taping, simulator, at yung mga, parang a day with the pilot yun eh, like a senior pilot ba tawag dun? Tapos, tinuro lang yung mga basic yun din. Do's and don'ts, kung paano sila like do their everyday work, job, kung paano sila nuances na pinapanood nila sila basically habang ginagawa nila yung ginagawa nila. So, you know, hindi naman like i-mamine ko sila, but I mean, at least may makuha man lang ako na mag-adapt ko rin sa character. Tapos, ano ba? Workout. Morally workout. Kasi kailangan dito, syempre, medyo, ano na to eh, mature role na. Yes. Kailangan medyo presentable na. Hindi na pwedeng t-shirt sandal. Formal talaga, no? Mga characters nyo dito. No? Pero, speaking of chemistry, nabanggit ni Jerome kanina yung mga pa-workshop nyo. No? Ito ba yung first time nyo to work with each other as a love team or may mga prior projects? Yeah, first time. First time. Paano na break yung wall naman sa isa't isa? Kasi syempre, first time mag-work, tapos yung characters nyo, parang love team agad. Oh, we did workshops. Tapos every time na like may events, yun, dun kami nagbabonding. Well, sometimes we like hang throughout the moment. Masasabi nyo ba na parang mas nagiging madali for you as an actor na kapag ka first time mo makastrabaho yung isang actor, tapos gagawa kayo ng mga medyo daring scene, or mas madali for you kapag ka medyo friend nyo na yung actor? Hindi ko alam. First time ko lang eh. First time ko lang eh. So wala akong alam. Saan man sa, hindi ko alam. Pero how was the experience? hindi ko may explain. It's hard to explain. Basta abangan yun na lang talaga. Yeah. Kasi sa akin kasi, mas matagal yung preparation ko kasi the rain in Espanya pala. Alam ko na yun yung character ko kapag gagawa ko ng mga series na ganun. So sa kanya parang konti lang yung time niya para ma-set yung mind na gagawin ko itong mga intimate scenes na to. So
siguro mas ako mas ready ako kasi sa kanya. So, mas hindi naman sa comfortable pero mas palaman ako sa mga intimate scenes, parang mas confident akong gawin yung mga direct instructions. Tapos siya ano, siya yung natatakot. Yung unang day na ginawa namin, siya yung takot. Na culture shock. Pero while doing this series, meron ba kayong masasabi na discoveries nyo sa isa't isa na kumbaga first time nyong nalaman kay Krisha at kay Jerome? First time kong nalaman. Ako, na-discover ko sa kanya. Very, hindi lang siya generous actor, generous siya in real life. Oh. Ano po, ang tawag din, galante. Mapagbigay, gano'n. Tsaka thoughtful siya. Pero how about you? Alam ko na. Ano? Bulera. Hindi yun nalaman ko sa akin. Sige! Oo naman! Agad mo sasabihin mo sa akin, bulera? Ang ganda-ganda ng intro ko sa'yo. Tapos babalik ko sa akin. Inaas ni Krisha, no? Diba, first time, parang ano naman, first time. Tagal na, grabe. Hindi, first time na dapat siya yung mga gugulat ako nila, kahit ang paano hindi alam ng mga tao, diba? Well, talented siya, sobra. Ano ba? Hindi alam ng mga tao na talented. Alam nila yun, guys. Alam nila kasi kumakanta ka, sumakreo ka, umaarte ka, pero talented in so many ways. You know, diet and all. Like, pagiging talented na isang tao, very gusto mong matuto. Gusto mong mag-discover palalo, mag-explore. Yun. Galing. Ayun na nga. Krisha, ikaw, ano naman yung masasabi mong kumbaga take away mo kay Yana coming from Reynes in España to Safe Skies Archer? Ano yung napulot mong aral sa kanya? Marami actually yung napulot na aral sa kanya. Yung wag masyadong isipin yung mga judgments ng ibang tao. Gawin mo kung ano yung gusto mong gawin basta hindi ka nakakatakot ng ibang tao. Also yung confidence ni Yana na ano ko siya na, na bag, nung nagplay ako ng character ni Yana nadagdagan yung na-boost yung self confidence ko, yung self esteem ko, kasi before sa girlfriends talaga ano, sobrang mahihiyain talaga, alam mo yan, like mahihiyain talaga ako, mahihiyain talaga ako parang ayoko ng spotlight before. Ang weird nga kasi gusto ko sa showbiz, pero pag nasa akin na yung spotlight, parang ayoko, parang gano'n. So, ang weird. So, dahil kay Yana, nagkaroon ako ng self-confidence. And then, yun. Mas naging confident dahil kay Yana. Yes. For Jerome naman, kay Hero, your takeaway. Take away ko sa kanya. Sino ba? Take away ko sa kanya is, you know, hindi mo kailangan mag-decide minsan. Let the time decide. Hayain mo tadhana ang sumagot sa mga tanong mo. At hindi ikaw ang gumawa sa mga tanong mo. Make sense ba? Hindi. Like, kasi may mga bagay na mahirap pagpinilit. Yun yung takeaway ko sa kanya. Kasi sa kanya, I mean, sa story eh, yung mga nagbasa ng libro, nakita talaga na parang nangyari. So, hinintay niya, tamang timing. Hindi naman yung hinintay. Parang hinayaan niya lang dumaloy. Tapos sa kanya, Ayun. Talking about perfect timing naman for Hero. Pero ayun na nga, Krisha, Jerome, invite na ang ating mga kapamilya na abangan sa November 20 na ang Safe Skies Archer. Go ahead. Yan, mga kapamilya, sana po abangan niyo ang Safe Skies Archer. November 20 na po yan. So, Viva One!
Ayan, supportahan natin mga kapamilya at abangan natin yung character development ni Yana dito at syempre si Hero kung ano nga ba ang magiging papel niya sa buhay ni Yana. Ayan mga kapamilya, sa lahat na nakatutok via Facebook Live, lipat na kayo sa ating official YouTube channel pati na rin sa website dahil may mga challenges pa tayong inihanda for Krisha and Jerome. Kapamilya, lipat na and see you guys there. Bye! Ito, diretso na tayo. This time around, ito na ang ating Two Truths and a Lie Challenge. So sa challenge na to, we are still live, no? Kailangan nyo lang magbigay ng parang kumbaga tatlong anything about yourself. Dalawa doon, lie, and then, I mean, dalawang truth and one lie. So kailangan lang mahulaan kung alin yung lie doon. Dito natin makikita kung gaano nyo kakilala ang isa't isa. Wow. Wow. Alright, let's start. Sinong gusto mo na? Kamu, magiging mo. Ah, sige. Ah, okay. hirap naman. Favorite kong kulay ay blue. Ay, isang lie lang, diba? Oo, oh, oh, one lie. Meron akong tatlong childhood best friends. At saka, ano, ang first pet ko aso. Yung pangatlo. Ha? Yun yung lie? Oh, mali ako. First pet mo aso. So, mali ka. Blue yung color. Ah, mali pa rin. Tatlo best friend. Mali tatlo yung best childhood best friend. Ilo mo na. Ilo ko sa'yo dati, di ba? Childhood, ha? Ah. Hindi childhood, ha? Bata na. Ay. Alimutan ayan. Na. Friend ka pa nung isa yun. Yung kinuwento mo sa akin. Okay, okay, okay. Live pa rin tayo. Dahil, ayan na nga po, medyo nagtatalo na yung dalawa. Pero ang lie doon, Krisha, tatlo yung childhood best friend. Ang fact ay, dalawa lang. Ayun. Alright, your turn, Jerome. Papayrapan yun. Ano yung pangatlo mo? First step. Okay. Wala ko pang kinikwento sa ako naman, favorite color ko wala ko, is yellow. Ang childhood best friend ko, tatlo. Ginigaya niya ako! Ginigaya! Tapos, ang first pet ko is guinea pig. Oh. Yellow, favorite color, three best friends, childhood best friends, first then tapos guinea pig. Okay. Childhood best friend. Oh, galing ka. Tama siya. Ano yung totoo, Jerome? Sa school best friend ko, dalawa kong pinsan best friend ko, yung kapitbahay ko best friend ko, apat. O, oh, diba? Oh, so apat for Jerome naman. Oh, last round tayo, Krisha and Jerome. Isa yun. Last o, round. Naman. Last round ako ulit. Okay, sige. Okay. Mahilig ako sa computer. Mahilig ako sa pansit canton. Pangatlo, mali yung pangalawa. Mali yung pangalawa. Oh, ano yung lie doon? Yung pangatlo, sabi niya mali. So, isipin mo ah. Isipin natin guys. Mm. Tingnan niyo ah. Tama ba? To from the left. Tama kasi yung truth yung mali na sa computer. O, yung pangalawa. Silig ka sa pansit-kanton. Pansit-kanton. O, yung pangatlo ko, mali yung pangalawa. Ay. So, truth yun. Kung truth yun, di mali itong dalawa. Hindi walang lie. Bakit walang lie? Sasagutin ko. Ang lie. No, Jerome.
pa. Kasi truth na mali, yung pangalawa. Ay! Ay, pangatlo. Ang talino na kainis. Krisha, your turn. Yung, truth yung pangatlo ko na mali yung pangatlo. Oo. Galing. Oo, talaga. Go, Krisha. Crush na si Gojo Satoru. Tapos, pangarap ko pumunta sa Cipina. Saka at saka ang pangalan ng first pet ko ay ang pangalan ng first pet ko Blackie. Okay. Ang galang kapag-umuha ng gano'n ka. Pangalan ng Blackie. Kasi yung Blackie. Oh. Ano yung line doon? Ano tangalata? Ano pinag-isipan? So ang line talaga doon, Krisha ay? Yung pangatlo. Si Blackie. Ang dahil. Basta ang doyo nito. Ayan nga, dyan nagtatapos ang ating two truths and a lie. And for our last challenge, ito naman ang what if challenge. So may mga babanggitin lang akong situation tapos kailangan nyo lang sagutin kung ano yung kumbaga magiging point of view nyo sa ganitong sitwasyon. Simulan natin sa what if binili mo na yung matagal mong pangarap bilhin? Ano ito? House and lot for my family. Siguro kung matagal ko nang binili yung relo na gusto ko, wala akong bahay doon. Ay, ganun ba yun? What if? Ito, susunod. What if may chance kang baguhin yung mistakes mo from the past? Babaguhin mo pa ba? If yes, ano ito? If it's okay for you guys to share it. Hindi ko babaguhin kasi hindi ako matututo eh. Hindi ako magiging better. Ako lang, I wonder lang what if tinuloy yung pag-aaral sa Australia. Anong, what if lang yun? Eto, susunod. What if gagawa ka ng last project mo, whether it's a series or a movie? Anong project, anong genre or role yung gusto mong gawin? Gusto kong genre action. Yung mala FPJ sa probinsyano. Wow. Yung tatagal lang 4 years, 8 years. Last project. Worth it ang last project mo, Jerome, no? Diba? Parang same. pero sa genre siguro, kasi mahilig ako sa mga thriller movies. So gusto ko ng mga horror movies. Ayun. Or mystery, ganyan. Kahit hindi horror. Ako naman, real talk. Hindi ko pala real yung ano. Lie pala yun. Gusto ko yung mga tatatak, like yung mga old films, like Run, Forrest Gump. Ooh. Yung Forrest Gump, The Notebook, Titanic, yung talagang tatatak na talagang alam mo yun na magiging proud ka. Markado talaga. Mm-hmm. Yeah. Yes, totoo yan. Next, ito naman. What if you can bring back time? Saang time ka babalik sa buhay mo? Ako, mag-blip ba yun rin? ako gusto kong bumalik sa time nung araw na hospital si Lon. Kasi hindi ako nakapag-blip. Nag-brain dead na kasi siya. Oh. Pero nasa bahay kasi. Sana hindi ako umalis.
Jerome, ikaw. Biglang gano'n. Sa akin, kung babalik man ako sa oras, siguro, dun sa pinakabata ako, sa papanoorin ko lang yun. Parang wala naman ang babaguhin or papalitan sa ano. Kasi, you know, happy naman ako na pinagdaanan mo lahat ng mga yun at namiyari yung mga yun. At kaya naging ganito ako. Wala naman ang pagsisiyan dun. Siguro, babalitan ko lang yun. Tapos mag-i-invest lang ako ng maaga dun sa mga malalaking kumpanya ngayon. Parang mayaman na siya. Papakala ko sa akin. Tama, tama, stop, tama. Kay Bitcoin. Last, Jerome and Krisha, ano yung masasabi nyo na personal what if nyo na up until now, kumbaga, dala-dala nyo sa sarili? Ako, what if kung nag-aaral pa ako? Yun talaga. Like, but what if wala ako sa industry? I mean, what life ang magkakaroon sana ako? Mas masaya ba? Hindi. Whatsoever. Nag-aaral po dyan. Nagsagot ko na din kanina eh. What if natuloy ako sa Australia when I was 18 years old? Parang ibang path talaga siya. So I wonder if I'm still doing the same thing or na ano ba ako? Parang kinabore ba ako dun? Babalik ba ako sa Pilipinas? I will never leave. Studies din parehas yung kumbaga what if niya talaga. Nako, dyan na nga nagtatapos ang ating Your What Ifs Challenge with Krisha and Jerome. Again, before we end, please invite ang ating mga kapamilya na abangan, suportahan ang Safe Skies Archer. Go ahead. Yes, mga kapamilya, malapit na po. Safe Skies Archer, November 20 na. Yeah, download niyo po ang Viva One app para po mapanood niyo ang episodes namin every week. 99 pesos lang po yan per month of subscription. Ayan na nga. Again, kapamilya, November 20, Safe Skies Archer. While waiting, pwedeng-pwede tayo manood ng mga iba pa mga series, Rain in España, sa Viva One. Suportahan natin, mga kapamilya, Krisha and Jerome. Again, at sa lahat ng mga kapamilya nating tumutok mula simula until this moment, maraming salamat sa inyong lahat. Muli, ako po si Jeremiah at nakasama natin Krisha Biahe and Jerome Ponce. See you guys next week only here on Kapamilya Chat. Bye everyone and stay safe. Happy weekend! Kapamilya Chat!